Pasahin mo yung paglingkod mo na sa lahat. Patawarin mo kami, Lord, sa aming mga pagugulang, pagkasal, pagkamali, sa mga misampuan ng gula, ng kasalag. Sa harapan mo, Lord, patawarin mo kami. Linisin puso, isipan po namin. Gawin mo kaming karapat dapat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Higit sa labang linggod mo na magdala sa mensahe mo. Higit sa mga kapatiran. Open their mind, understanding the breathing, Lord. If they believe the gospel, Lord, this blessed and be blessed tonight, my God. And with me, Lord, walang umihimu pagwala ka to the first leading prayer, beloved pastor and time prophet, O God. We cannot do anything without you, Lord. I bind Satan, cast out and restrain my Lord. In Jesus' name. Amen and amen po sa Lord. Hallelujah. Everybody say praise the Lord. First of all, I would like to greet to give a highest praise, glory, honor, and thanksgiving and majesty to our loving God, our dearest and adoring Savior. And I give double honor and respect to our dearly beloved and honorable evangelist, where they stand admitted and in prophet of our loving God. And we always cherish and remember then treasure the blessed teaching of beloved stand pastor Lina Kuman Almida. And beloved children, and to the whole Almida family, and to all of you, my beloved brethren, and if you have visitors, my co-persons and workers, and so all our webcast viewers tonight, I pray that the Lord will bless you so much to hearing this word as we bring to you tonight. By the grace and mercy of our loving God. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Mga minamahal, di po tayo mag-alangan. Buksan tayo mga Biblia dito po sa dako ng Psalms 133. Psalms 133, verse 1 up to 3. Kindly, pakibasa. Hallelujah, praise the Lord. Libro sa Salmo, Kapitulo 133, Versikulo 1, hantod sa 3. Ani akaroon, pagkamaayo o pagkamalipayon gayud sa mga magsuon nga managpuyo sa paghiusa sa Dios. Kini sama sa bililhong nga lana nga anaa sa ibabaw sa ulo, nga nagadaligdig ibabaw sa bungot bisan sa bungot ni Aaron, nga midaligdig ibabaw sa liab sa iyang mga bisti sa tris. Sama sa tunog sa Hermon nga nangatagak ibabaw sa kabukiran sa Sion. Kay dito gisugo sa Ginoo ang panalangin bisan sa kinabuhi nga walay katapusan. Palagpagan po natin ang Diyos, mga minamahal. So ano nakasulat sa banal na kasulatan? At imbasahin ulit. Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Verse 2, it is like the precious ointment upon the head that ran down upon the birds, even Aaron's bird that went down to the skirts of his garments. 3, and as the dew of Hermon, and as the dew that descended upon the mountains of Zion, for there the Lord commanded the blessing, even life forever. Palagpagan po natin, Diyos, mamaya, para maunawaan po natin ang ating title sa gabing ito, mamaya, itawag na unity. Amen? Amen? To dwell in unity. Ano bang ibig sabihin ng unity? Kung sa Tagalog pa, pagkaisa. Marami meaning ang Biblia, ang dictionary, may tungkol sa ginatawag na unity. Una nga meaning, the state of being united or joined as a whole. Yun po ang meaning. The state of being full agreement. Parang isa kabutang tayo po ay nagkaroon ng tibuok na paghiusa, pag-usapan. Amen? The way of combining the parts in a work or art of literature so that this seems to belong together. Napakaraming ibig sabihin ng unity. Napadi, the quality of being, a quality or state of not being multiple, a condition of harmony. The quality or state of being made one. Naintindihan nyo ba?
Ang kalidad ko no o sa kabuto butang nga ito po ay mahimo magkakondisyon of harmony. Magbigay ng harmony. Ano bang harmony? Pag sinabtanay. Amen? 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 Ang pamilya nga walang harmony, magulo. Walang pag-unawaan. The quality or state of being made one. Quality, katibukan, kabuuhan ng isang bagay aron si tupo ay maging isa. That is unity. Palakpakan mo natin ang Diyos, mami naman. That's why the Bible say, ano sabi dito? Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Kung sa Tagalog pa, napakaninda, pakabuting bagay at napakaligaya sa mga magkakapatid na sila po'y sama-samang nagkakaisa. Amen ba? Amen. Yung pagkakaisa, mga minal, it is a condition of being harmony. Magkaroon ng tamang agreement, magkaroon ng tamang usapan, magkaroon ng tamang relasyon, magkaroon ng tamang kapayapaan, kagalakan, maging isa ang isipan, maging isa ang plano, maging isa ang desisyon. Wala pong isang-isa dito na maghihiwalay. That is harmony, a unity. Agreement, the state of being full agreement. Ang bawat isa ay magkaroon ng kabuuhan na pag-usapan, agreement sa lahat ng bagay. Yan pong ginatawag na unity. Walang mag-uopos, walang kukontra, walang mag-iiba ng desisyon, wala sila ibang plano na iba, kundi isa lang yung plano nila. Pag sabi ng isa, ganito, walang isang kukontra. Ayaw ko, Brad. Ayaw ko yan. Kayo na lang. Hindi po yan ang unity. Amen? A condition of harmony, meaning may pagkakaisa, may pagkaunawaan, may tamang pag-usapan. Aron, maging isa kita. To became made one. Isa lang kita sa katawan ni Kristo. That's why, isa lang pong isipan natin. Isa rin pong ating plano. Isa rin pong ating decision. At we are in this one congregation and we have also one pastor. Mga minal, isa lang ang nanguna sa atin, nalangin araw-gabi sa atin, kaya po tayo naging isa sa katawan ni Kristo upang lahat po tayo ay pagpapalain ng Diyos. Hanggang ngayon, pinagpapala tayo ng Diyos. Bakit po? Isa lang po ang kinikilala ating pastor, isa lang po tayo sa congregation, wala po iba-iba dito. Panginoon, kaya lahat ng mga manggagawa, mga ordained preachers lang, walang pastor. Isa lang ang ating kinikilalang pastor. Our only one beloved and honorable pastor will destroy the Almeida, the end-time prophet of our loving God. That's why nabuo ang Diyos mo ko sa iyo, pinagpapala kita. Bakit? Isa lang po ang layunin. Isa lang po ang goal. Isa lang po ang doktrina na sinusunod po natin. One baptism, one Lord, one God above all. His name is Jesus. Kaya sa bawat mga plano ng iglesia, isa lang po ang ating pinag-usapan dito. Amen? Amen. 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 E tingnan niyo po ang ginagawa ng ating malapanginoon. Yung mga outstation namin, natin na binisita natin doon, kahabagan ng Panginoon. Pagsabi namin nga ito, magkaisa kayo, taga-Gabayugan, punta kayo ng Tandag, taga-Lanusa, lahat ng outstation doon, doon sila nagkaisa. Bisan mga malayo, may mga trabaho sila, binayaan nila. Pagsabi namin, ang beloved wife ko, Martes ang inyong midweek service, Friday ang inyong Thursday, pagka-Sabado, gawain nyo, dito ano kayo, doon sila po. Nagkaisa sila, tuwang-tuwa, kayo naging matagumpay ang ating anibersaryo sa Tandag, ika-10 years anniversary. Mga minal, tuwang-tuwa, mga kapatiran, walang halong, makita mo may nagkukontra, walang nag-uupos lahat, nagdala ng mga pagkain, sila sarili nag-upa ng mga elf, mga magkano, binabayaran nila. Pag may kulang, saka lumapit, video kulang, so no problem, lahat. Mga minamahal, makita mo yung mga nawong nila, mga dagway nga sila tuwang-tuwa malipayon, galak na galak sila. Bakit po? Totoo talaga ang Biblia. It is good and pleasant
napakabuti, napakaligaya na mga kapatiran na magmanatili sa pagkakaisa. How good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Bakit? Pag isa lang iisipan, isa yung plano, lahat po daluyan ng banal na espiritu. Pero pag mayroon kumukontra dyan, maapektuhan yung presensya ng Diyos. Yan po sa panahon ng Israelites people, mga minamahal. Si Moses, grabing pagsisikap para maligtas ang buong Israelita. Apan may mga pipila na kumukontra. Wala silang magmatagumpay. Lahat sila pinarosahan ng Diyos. Mismo kapatid, mismo ni Moses. Yung kamay niya, tinubuan ng sangla, kitong, wala. Bakit? Pag ang plano ng Diyos ang masunod at sinusunod ng mga nanguna at ang sumusunod, mga sumusunod, sila po ay pagpapalain ng Diyos. Pag kumukontra ka, nag-iiba ka, nako, hindi ka pagpapalain ng Diyos. Ganun po sa iglesia. Napaka-sabisay, napaka-nindot. It is how good and pleasant. Ano bang pleasant? Kung sa Bisaya, napakamalipayon. Kung sa Tagalog pa, napakaganda at naging maligaya sa mga kapatid na sila po'y nanatili sa pagkakaisa. Everybody say praise the Lord. To become condition to harmony, to become one, to become full agreement. Napakaraming meaning. Lahat mga minamahal. To become united and join one as a whole. Maging isa lang, mga minamahal. Gayon pong ginawa ng ating Panginoon. We are joined perfectly together. Maging isang katawan sa harapan ng ating Panginoon. Isa lang ang ulo. He is the head of the church, ang ating mga Panginoon. Sa church, naglagay siya ng pastor, apostle, evangelist, preacher, teacher, prophet. What is the purpose? For the work of the ministry and for the edifying of the body of Christ. Edify meaning magpatatag. Edifying for the body of Christ and for the work of the ministry. Until they reach in the unity of faith. Arumang maabot nila yung pagkakaisa sa panampalataya. Amen. Amen. Sa iglesia yon. Magkaroon ng pagkakaisa. Marating po natin. Maabot po natin yung inatong na pagkakaisa sa panampalataya, sa pagtuo natin sa Diyos. Until we rest the unity of faith. Na walang sino mang Kristiyano na madala ng mga hangin, ng mga doktrina, ng mga panglimbong, ng bisang sinong tao na may mga masamang interest. Nasa Biblia po yon. Mapag-ibasa lang. Ephesians chapter 4, verse 11 up to 14. Basahin po natin para malaman natin yung what is the purpose ng inisa ng Diyos sa kanyang iglesia. Naglagay sa iglesia ng the fivefold ministry. What is the fivefold ministry? Prophet, apostle, pastor, evangelist, teacher. Ano bang trabaho nila? Pag-ibasa, Brad. Ephesians chapter 4, verse 11 up to 14. Hallelujah, praise the Lord. Ephesians chapter 4, verse 11 hanggang sa 14. Hallelujah, praise the Lord. Og ang iyang gasa, og ang iyang mga gasa, mao ang ubahan, mahimong mga apostolis. Ang uban, mga propeta. Ang uban, mga ebanghelista. Ang uban, mga pastor. O mga pagtutudlo sa dusi. Alang sa pagsangkap sa mga balaan. Alang sa pagsangkap sa mga balaan. Alang sa buhat, sa pag-alagad. Alang sa pagligon sa labas ni Kristo. Amen. Sa 13. Hangtod, makakabot kitang tanan. Makabot na to tanan. Sa pagkahiniusa, sa pagtuo, o sa kahibalo, may tungod sa anak sa Diyos,
o makaabot na ang hamtong sa pagkatao. Maabot na itong panghamtong sa pagkatao. Sa sukon, sa ginakon, sa hiyog, sa kahupnganan ni Kristo. Sa 14. Aron kita, dili na magkabilin ng mga bata pa nga ginatuya-tuya o igaliok-liok sa tanang hangin sa tuluan. Pinagi sa lipat-lipat sa mga tao. Yun, lipat-lipat sa mga tao. Batid sa pagbugnag kasaypanan. Amen. Wala na. Padayon sa versikulo 15. Oh, tama na. Lulang diya. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Yan po ang purpose ng ating pinakamamahal na Panginoon kung bakit sa kanyang iglesia naglagay siya ng pastor, apostles, prophet, evangelist, and teacher. Ngayon tawag na fivefold ministry. Yung fivefold ministry, lima kabuuhan, the full ministry in the body of Christ sa iglesia ng ating malapanginoon. Dili po sa Diyos mo ko said, mga minamahal, yung fivefold ministry, dyan lahat sa katauhan ng ating venerable pastor. He's a prophet, he's an apostle, he's an evangelist, he's a pastor, and he is a preacher, and he's a teacher. Lahat tinuro niya sa atin ang sekreto from the kingdom of God. Lahat na klaseng sistema, holiness, righteousness, lahat paano paglingkuran ng ating malapanginoon. Anong sekreto ng mga doktrina para ang Kristiyano pagpapalain upang tayo mabuo. Anong sabi diyan? Ang purpose. For the perfecting of the saints. Upang ang Kristiyano maperfecto pa sa pagtrabaho sa ministeryo and for the edifying of the body of Christ. Edify meaning pagpatatag sa Bisaya, pagligon sa lawas ni Kristo. Kaya naging maligoon kita, naging matatag kita, nanatili kita. Kahit maraming pagsubok sa buhay, bakit po marumpong tao ng Diyos nga ang gasa liman dyan sa kanya, sa kanyang sakripisyo panalangin, tayo po'y pinanghawakan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Napakaswerte natin, mga minamahal. 13, until we come in the unity of the faith. Upang maabot po natin yung pagkakaisa sa pagtuo panampalataya. Amen. Amen. And of the knowledge of the Son of God, upang maabot po natin ang tama pangkarunungan, kahibalo, may tungod sa anak ng Diyos, into a perfect man. Upang maabot po natin yung perfectong pagkatao. And to the measure of the stature of the fullness of Christ. Hanggang sa kasukod, gaano kalawak ang kasuguan ng ating Panginoon, maabot po natin tayo, mahimo tayong perpektong tao. Sipin mo, gawin kang perpekto. Everybody say, praise the Lord. Yan ang purpose pala kung bakit binubuo ng Diyos sa kanyang iglesia. Kaya napakaswerte natin ang ating malapasto nila, maordinaryong pastor. Hindi sa ordinaryo, sa ganyang sakripisyo, umpisa pa na kilala ang Panginoon, hanggang ngayon, lahat po tayo nakatanggap ng grabe mga pagpapala. Sa 14, that we henceforth be no more children, upang hindi po tayo manatiling mga bata, bata sa pagtuo sa panampalataya, toast to and pro, napisan saan lang pupunta-punta ng mga pagtulunan, saan pupunta-punta ng mga sambahan, mga minamahal, and carried about with every winds of doctrine, ng madala-dala lang tayo sa bawat mga hangin, ng mga mamali ng mga doktrina, ng mga tao na naglalang ng mga sayop-bali ng doktrina sa mga tao, mga minamahal, ito po'y nagaturo pala ng kasinungilingan upang lahat po tayo ay malimbungan. Kaya dito po, nalaman natin the fullness of the knowledge of Christ
through the preaching of beloved pastor, mga pagtuturo nila, na sabta na intindihan po natin ang anong kalooban ng Diyos, kung sino si Kristo, anong klaseng doktrina itong Diyos po kusim. Kaya hindi po tayo nadala ng mga taong magagaling magsalita dyan sa radyo, sa mga television, sa mga tabi-tabi. Hindi tayo nakumbinsi ng mga magalimbong ka na to, na natili kita ang batatag sa ating pananampalataya. Matumatayo po tayo, mga mail. Bakit po? Naintindihan po natin sa pagitan ng mga pagturo at katuruan. Panalangin natin bilabi nulong pastor, mga minamahal. Kaya hallelujah, na natili kitang mga matatag na Kristiyano na tumutulong sa gawain ng ating malapanginoon, nagpapagamit sa gawain ng Diyos. Hallelujah! Kaya ngayon naramdaman po natin presensya at kapangyarihan ng ating malapanginoon. Di man tayo karapat dapat sa Diyos, mga minamahal. Pinagpapala po tayo ng Diyos, mga minamahal. Di tayo karapat dapat ginagamit kita ng Diyos dahil sa ating pagkakaisa. Hallelujah! Kaya mga minamahal, yung ating numpisahan na pagkakaisa, huwag natin tapusin yan. Sabi ng Biblia, ipanatili po natin yan. Ibalik ko kayo dito sa 133 San Salmo. Sa versikulo Diyos, ano bang may explanation dito? Behold how good and how pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Sa verse 2, it is like, halimbawa, it is like a precious ointment upon the head that round down upon the bird, even Aaron's bird. Katulad ko kuno ng mga mahalin ng mga oil, galinagay natin sa ating mga ulo, at ito po'y tutulo. Tutulo pababa sa ating mga balalibo, sa ating bigote, bungot. Pisan pa kuno sa bungot ni Aaron, bigote niya. That went down to the skirts of his garment, na galing sa iyong bungot, bigote, bumaba pa rin itong uwil na to padulong sa skirts iyang sanina. Ibig sabihin, hindi naputol yung anointing power, hindi po naputol yung lana from the head going to the bird, going to the skirts of Aaron. Sa tres, even as the Jew of the Hermon, as a Jew of the descendant upon the mount of Zion. Parang katulad din daw ng nanghamong jogikan sa bukid sa Hermon, mga minamahal, nananaog padulong kuno dito sa bukid ng Zion, ang anointing, ang hamog na yan. Ang sabi ng Biblia, for there the Lord commanded the blessing, even life evermore. Pang nakita pala ng Panginoon na yung ating pagkakaisa ay nanatili, hindi po maputol. From our head, going to our birds, going to our skirt, even as from the mountain of Hermon, descended, bababa, padulong sa Mount Zion. What is a Mount Zion? That is the place of God. Padulong ito sa iyong iglesia, santuario, ang nakita ng Panginoon, ng kapatiran, naghiusa, nagkakaisa sila, hindi maputol ang pagkakaisa, mga minamahal, hallelujah, sabi ng Biblia, and the Lord commanded her the blessing. Ang Diyos magpadala siya ng mga pagpapala doon. Even the Lord commanded there a blessing, even life eternal. Ipadala ng Panginoon ang pagpapala diyan na lugar, pati pa buhay na walang hanggan. Kaya mga minal, hindi natin putulin. Huwag natin pagsawaan ang ating pagkakaisa. Huwag natin putulin yung ating pagkakaisa. Di lang sabi ng Biblia, napakaganda at napakaligaya sa mga magkakapatid na sila po'y nananahan sa pagkakaisa. Napakaayo at napakabalipayon sa mga nag-isuon na nagpuyo sa pag-iusa. How good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Pag nakita ng Panginoon yung puso natin puno sa pagkakaisa, walang reklamo. Patuloy natin sinasamba ang Diyos Miyerkules, Biyernes, Linggo. Ano mang makikita natin sa iglesia, wala kang supak, wala kay question. Lahat na narinig nyo sa pulpito, sinusunod nyo. Mga minamahal,
Hindi mabuputol ang anointing power. Hallelujah. Hindi maputol ang ating pagkakaisa. Hallelujah. Galing sa taas hanggang pababa. Mga minimal, pag nakita ng Panginoon yan sa mga puso po natin, anong sabi niya sa Biblia? Ipapadala ko ang pagpapala dyan ng lugar. Hallelujah. Pati buhay na walang hanggan. Lahat po tayo pagpapalain ng Diyos. Bakit? Patuloy po tayo nagkakaisa sa gawain ng Diyos. Mga minamahal, ang iyong mga binibigay, nakaabot po sa lahat ng mga ustisyon natin, mga minamahal. Hindi lamang anibersary yung pinupunta namin. Nabibisita natin ustisyon, nakikita namin yung mga problema, nakita namin yung mga kulang. Sa tandang, nagdadala kami ng mga bangko sa barubo, mga sa gitara, mga lahat-lahat na lang, anong ginawa, mga speaker nila, kulang, mga minamahal. Pinapadala, ginabibilhan po natin dito pa tayo nagbibilian para lang ang kapatiran, sila po yung maging madasig, malipayon sila. Nakita nilang gitara nagsusuporta sa kanila. Pinupuntan, bisan, pagod na pagod kami, grabe namin kapagod. Alam mo, mga mga, sa totoo lang, so in 1 week namin doon, from Surigao to Tandag, sweetheart ko, dalawang araw kami gitranggaso. Tanim buses ko. Dalawang araw ko nakahiga lang. Pinipilit ko magbangon, magpuri, napakahirap. Hindi ko na halos kaya kumanta. Gumagamit lang kami ng data, mag-YouTube kami, hindi pa malakas yung signal. Maabot na namin 2 oras sa Bagupuri. Hindi namin makain bilamin, wife ko. Mauna yung mga brother puri, si Butsoy, may iwan ko. Butsoy, hindi na palipat namin sa kwarto. Dito ka, samahan mo, ikaw magsung leader. Grabe, hindi ko makayos. Mabubuak yung ulo ko sa grabing kainit. Ako mga luta-luta, nangasakit na nan, mga hawak, hindi ko maintindihan. Sabi ko ngayon, kung ano itong naramdaman, Lord. Sa isip-isip ko lang, gusto ko na umuwi sa Cagayan de Oro. Bayaan ko na. Pero mga minamal, tumutulong luwa ko, Lord. Sabi ko, hindi ko makalimutan ang palaging boses ni beloved Mama Dersan Pastor. Anak, ang ating pahinga sa langit na. Dito sa lupa, habang makaya mo pa, kayanin niyo alang-alang sa mga kapatira. Alang-alang sa kaluluwa, alang-alang sa ligtas, alang-alang sa gawain ng Diyos. Di wala kita ipagmamalaki. Wala kita ipagmamayabang. Pinapakain kita ng Diyos. Na makahirap ang buhay, magagawa bilang naguna. Napakarami kang responsibilidad sa isipan mo, mga minamahal. Hindi kaya ng katawan. Gawin namin 3-4 aming katawan, hindi makaya. Pero sabi ko, Lord, salamat. Pagdating namin, uwibis, overnight pala, samot, grabing pagod. Ako pa ng press, nakaload ako, grabing litrik pan. Pag umaga doon na, grabe naramdaman ko. Pag gabi, hindi na. Grabe na. Sakit ng ulo ko, mabibiak ni. Buho ko, ganun ko lang, hindi na maintindihan. Hinilot ako ni Butsoy, samot di ako bangon. Biyernes, Sabado, higa lang ako na higa. Hindi ako makatulog, mga minamahal. Gising ako alas 12, hindi ako alas 2 na lahat. Bipi ka magpuri. Hindi ako ganang kumain. Wala akong kinakain. Wala. Tsalang. Sabi ko, mala Panginoon, bahala ka na. Baga Sunday, Lord. Sabi ko, Sunday na, Lord, gawain ako mag-preach. Diba? Alam mo, naramdaman ko dandahan na wala yung init ng katawan ko. Ang ginawa ko, pagkatapos puri na mundo, dalang oras, bumaba ako sa dagat. Pinilit ko talaga si Kumbangala. Ligo ako. 3 araw na wala akong ligo, Lord. Gabi, hindi ko maintindihan yung sarili ko. Bumaba ako sa dagat. Alam mo, pagbaba ako, mga minamahal, napakasarap ng pakiramdam ko sa dagat. Ko, Lord, pinagaling mo na ako. Pero 10 minutos lang ako naligo, ako nagbanlaw. Ganun. Medyo gumanda ang pakiramdam ko. Igawain, napakaraming kapatiran sa dako ng Tandag, kahabagan ng Panginoon. May bisita pa tayo na kapitan sa Sundalo Army. Tapos may isa pang tao nagbabautis po yung malaki. Nakita nila mga minal yung kapatiran na kakaisa sa atin. Kabagan ng Panginoon. Sabi ko, Lord, sa prayer ng mga pastor ako, nagtitiwala at sa iyong kapangiran habag. Hindi ko kaya. Dinuubo ako. Sipon ko, grabe. Kaya sabi ko, parang ano, by pit, pag-preach ko. Kaya nakita siguro ng mga kapumagawa, hindi ako masyado nakapag-ano,
Parang wala lang. Sabi ko, bala ka na. Parang wala akong presa, wala akong strength. Parang hindi ko maintindihan mag-press. Basta sinisika mag-press. Bala ka na, Panginoon. Sa isipin ko, sa isa akong sarili, ikaw wala yung preaching ko. Bala na sila. Imbis pa ko ng revival. Pero pagbaba ko, maminimal, grabe yung presensya. Sabi lang, Kruya, glory to God, lingwalay mo. Hindi ako makumbinsi. Humiyak ako. Sabi ko, Lord, totoo talaga. Hindi dahil sa amin. Dahil sa iyo. Not our might, not our power, but thy spirit. Say it, the Lord. Sorry. Ngayon, iubop ako. Hindi po dahil sa ating kapangyarihan. Hindi po sa ating lakas. Hindi po sa ating galing. Kundi ito po sa banal na espiritu ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga minamahal, sunod lang tayo na sunod sa Diyos. Magpasakop lang tayo, gawa lang tayo na gawa sa Panginoon. Panatiliin nating pagkakaisa kung saan ka linagay ng Diyos, diyan ka pinagpapala, saan ka ginagamit ang Diyos pinagpapala, manatili ka diyan. Mga minal, ginagamit ka sa pagbibigay, pagbutihin ang pagbibigay mo, ginagamit ka sa lahat-lahat ng bagay, pagbutihin mo yan kung saan ka dinamit ng Panginoon. Huwag kang magreklamo sa Diyos, manatili ka, mag-iusa sa iglesia. Hindi, marami pa tayong pag-iusahan, mga minamahal. Hindi lang po dito, after sa mga lahat ng mga anniversary natin sa station, dito lang tayo focus sa dating 25 years anniversary sa December. Marami po tayong pagkakaisahan, mga minamahal. Hallelujah. Kaya salamat sa inyong mga pagbibigay na gagamit natin sa mga hostesyo. Malaking ginagastos po natin, mga minamahal. Panginoon Diyos ang magbalik ng pagpapala kaninyo, mga minamahal, sa ginagastos niyan. Ngayon po, pupunta na kami sa Tudila, mga minamahal. Kailangan naman natin yung gastos. Bibili pa kami ng mga amplifier naman nila ng gitara doon. Nag-request, wala daw sa mga amplifier sa gitara. May mga speaker. Lahat, mga minal, triple ang ating ginagastos. Ito po'y ginagastos natin, hindi po para sa ating sarili. Ito po'y para sa gawit, gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Hindi po atin ito, mga minal, sa inyo yan. Sa inyo yan ang pagpapala, ibabalik ng Diyos. Kami wala po. Tagahawak lang kami ng inyong pagpapala. Ang inyong binibigay, nagagamit natin sa gawain, ang Diyos ang magbalik sa inyo ng pagpapala. The Lord Himself will return to you the blessing. Hindi po masayang ang inyong binibigay. Hindi po masayang ang inyong sakripisyo dito. Basta taos puso ka lang magpagamit to become one and to have a condition of harmony. Mga minamahal, magkaroon tayo ng maging united po tayo. Mga minamahal, wala pong salong pakunwari ang ating pagkakaisa dito. Mga walang halong kaplastikan ang ating pagkakaisa dito. Ang ating plano, mga state of mind, mag-unite po tayo, mag-join tayo as a whole. Lahat, mga minamahal, magkaroon tayo ng tamang agreement sa bawat isa. Pag-usapan, hallelujah, magkaroon tayo ng mga minamahal ng tamang harmony sa bawat isa, mga minamahal, at tayo upang tayo maging isa sa harapan ng ating malapanginoon. Yan po, magnakita ng Diyos, anong sabi ng Biblia? The Lord commanded there a blessing. Ang Panginoon mismo magpadala ng pagpapala diyan na lugar. Katulad daw ng hamog galing sa bukid ng Hermon, bababa sa bukid ng Sion. For there, the Lord commanded the blessing, even life forevermore. Ang Biblia pong nagsalita nito, mamahal, hindi po ako. Pag hindi po na pumapuputol yung ating pagkakaisa, katulad ng lana, katulad ng hamog, ang Diyos pag nakita niya, sabi niya, there, that place, and the Lord there commanded a blessing, even life forevermore. Kaya ang Diyos magbigay ng pagpapala, tatlo, financial, physical, spiritual. Even life forever, buhay na wala hanggan, then material blessing, physical blessing, ipadala ng ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo po ay tumayo. Habang nabata naman natin presensya ng ating Panginoon. Ang Diyos na napakabait. Ang Diyos na tibilang napakabuti. Wala po tayong mapaglagyan ng kanyang kabaitan.
kahit tayo maruming trapo lang, sa basura lang tayo, ginagamit yung itang pinagatiwalaan, yung itang gimahal. Singgit, haleluya. Isinggit mo. Ipatong mo mo sa Diyos ang puso. Dahil gagin mo! Karapat dapat ka nga sambahin. Karapat dapat ka nga purihin. Ang iyong kabanalan, ang iyong pangalan lahat, sa iyong pangalan lahat ng loob. Sa iyong pangalan lahat ng loob. Sa iyong pangalan mayroong mapuspos kaligtasan. Jesus, Jesus! Dapat ka! Dapat siyong pag-ibig! Paligid ba namin din na maunawa? Jesus, ikay patuloy na papuri. Patuloy ka po niya! Na presensya mo, Lord. Salamat si Bungkong pag-aluhi ka namon. Dalagod ka, Lord, na konstang simbaon panlamatan ni Lord. Buhay ka ng Diyos, puno ka sa mag-ibig. Hallelujah! Ang wetawag, ang wetawag, ang wetawag! Remind that in the Lord, bless that in the Lord. Hallelujah! That was so great, that was so great, that was so great. Hallelujah! It is how good and pleasant it is for the brethren to dwell together in unity. Napakaganda tingnan at napakaligaya ng mga Kristiyano at ng Diyos na sila po'y nananahan sa pagkakaisa at ipapadala ng Diyos ang mga pagpapala
pagpapala plus buhay na walang hanggan. Mga minamahal, panatiliin natin sa ating puso ang mga pagkakaisa sa iglesia upang ang grasya ipapadala ng Diyos sa atin. Hindi masayang yung ating, hallelujah, binibitawan na mga pagpapala niyan matirapin na sa church. Sabi ng Panginoon, ipapadala ko doon sa inyong lugar ang pagpapala. Pagpalain tayo at pati buhay na wala agad. Hallelujah! Jesus! Mga minamahal, samtang naramdaman pa natin ang pasensya, itaas yung kamay. Manalangin tayo sa ating pinakamahal na Panginoon. Yes, dakilang Diyos ang balansa para sa mala Panginoon. Sa ganang amin, wala kami magawa. So dalangin yung propeta, may malginagalang mala Pastor, nagpasalamat kami sa dakilang pagkakataon. Pinagalap mo sa amin palagi nga kami magapaglingkod sa iyo. Una sa lahat, Lord, patawarin mo kami ng lubusan sa aming magkakamali, pagkakasala. Gawin mo kami karapat dapat sa iyo, Diyos. Hallelujah. Dalangin yung propeta, Lord, ibaba ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan sa oras na to. Yung mga anakan mo, yung mga problema sila na di na mabigat. Nadyadala, lutasin mo si malangang pamaraanan, paghalingin mo sila, kalisin mo kahirapan, silang buhay, ang pangilitan mo ng kaginhawaan, ang pangilitan mo ng pagpapala, Panginoon, sa matiram sila bagay, Lord, na may kalayaan mga paglingkod sa iyo, Panginoon, na manatili sila sa pagkakaisa, sa kay kami ginawag mong isa sa harapan mo, Lord, ngayon dayon sa pangalan ni Jesus, singgit, hallelujah. Jesus, hallelujah, hallelujah. Patong kamay mo sa ulo mo, mga mahal, at po tayo maglihans. With all power, authority, hallelujah, yes. Minsan po ulit, Panginoon sa langit, yung propeta, mga pastor, ibabang kapangyarihan mo, pagpalaan mo kami lahat sa oras to ngayon. Hallelujah. Ibababae by the power of darkness. Hello, demons, impermitted sickness, and is cast out from that children that the might of Jesus be healed, be healed. Right now, problem, Mrs. Pius, bless that children. He'll receive the problem, Lord. Demons, in poverty, cast out from the Lord. Bless them so much, Lord. Pinansin, ipisig, right now, my God. In Jesus' name. Amen, amen, Lord. Hallelujah. Everybody, say, praise the Lord. Mayo po tayo, mga minamahal. Taas yung kamay. Tayo po ay tumayo. Sumigaw tayo ng malakas. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Hallelujah pa sa Lord. Mga minamahal, huwag tayo mag-absent. Manatili po tayo sa pagkakaisa, sa pagkalagad sa Diyos. Friday o ating overnight prayer. Mga minamahal, hanggang Sunday po, manatili tayo. Malapit na po ang ating anibersaryo sa December 18. Mga minahal, kaya manatiliin natin ang ating buong pusong pagkakaisa sa gawain ng Diyos. So ulit tayo maglangan. Yagi nyo sa box ang anyong mga television program natin. 5 pisos pataas. Ating lupa po.